Takes. Takes what? Isang taong nasa stage eh. Hindi na marunong mag-Pilipino. Kuya, kuya. Sabi ni Mami, tayo kayo mag-Jollibee. Jollibee? Sama ako. Lasapin ang Jollibee Yum Burgers. Ang hanap na langhap sarap. Mas juicy, hindi dan. Heyo, better than stage din ha? Eh, pagkasarap na rin. Jollibee natin ang langhap sarap. Alam mo, Joey, noong kapanahunan ko, noong nililigawan ako ng lolo mo, tuwatawid pa ng bundok para puntahan ako. Pagdating sa bahay, pinag-iigib ako, nagsisibak pa ng kahoy, at siya pa papastol ng kalabang namin. Eh, lola naman, para naman kayo makukontak ng lolo, eh wala pa namang cellphone nung araw? Che, cellphone. Bilisan mo na yung aming pulutan dyan, ha? Alam nyo, Nay, masaya ako pag nagiging magka-vibes tayo. Hindi kayo nagagalit sa akin. Ano? Galit ako sa'yo. Noong araw, nung nililigawan mo anak ko, ang dala mo, Mickey Bihon. Biyernes, Mickey Bihon. Sabado, Mickey Bihon. Linggo, Mickey Bihon pa rin. Tayo nakuha niyo sa Mickey Bihon ng inay? Ang cheap niyo? Hindi, yun lang ang nakayanan ko noon. Whoa, nakayanan? Whoa, ang sabihin mo, kuripot ka. Ay naman, oh. Ano yun? Aso? Doon sa kabila yun. Hindi ko yata kayang tanggapin ito. Ang anong tayo? Ko na pigi. Hinayupa ka. Parang ginisa mo ako sa sarili ko mantika niyan ah. At saka ang tapang na apog mo, sa akin ka pa nagpaturo manligaw? Eh anak ko pala ang didiskartehan mo? Eh di ba mo ba? Magandang umaga po sa inyo at sa mga televiewers at sa listeners sa ating teleradyo ng DZMM. Ay, thank you, Doc. Doc Ants, ano nga bang klaseng rabbit itong 2023? Ang ito ang tinatawag nilang water rabbit dahil ang year-end niya is 1963 is number 2 entry is a water element. Kaya nilalagay nila doon, kinokonote nila sa water element. It's a water rabbit. Ano ba yung ang katangian ng isang rabbit? Alam mo, ang governing number or the central number, the crawling number for the year is the number 4. It pertains to scholastic, pursuit, and romantic. Wow. Diba, mga rabbit sa atin, sinasabi natin, ang mga rabbit, ang bilis magpalipat-lipat ng partner, ang bilis mag-anak. Ito, inoconote nito ay pwedeng magkaroon ng population explosion, pwedeng magkaroon ng... Ang
ang isa pang trabaho na nauso rin noon ang pagiging newspaper boy o yung nagde-deliver ng dyaryo sa mga bahay-bahay sakay ng bisikleta. Pero dahil nga halos lahat ng balita mababasa mo na sa internet, unti-unti nang bumabagsak ang industriya ng paglalathala ng dyaryo. Kagaya ng 17 taong gulang na si Joshua, na minanaparao ang trabahong ito mula sa kanyang lolo Felicissimo. Dati nung nagde-deliver kami ng dyaryo, umulat umaraw, bumagyo, katulad ng undoy, tuloy pa rin ang aming pagdadyaryo. Mas suportahan lang namin yung aming suki. Ang bike na ginagamit ni Joshua sa pagde-deliver ng dyaryo, pamana rin daw sa kanya. Itong bike pong ginagamit ko, tatlong henerasyon na po itong napapakinabangan. Nagmula po sa tatay ng lolo ko, sa lolo ko, at ngayon po ako naman po ang gumagamit. Dahil dapat mainit-init pa ang balita kapag nakarating na sa mga bahay-bahay, maaga pa lang nagbabanat na ng buto ang pamilya ni Joshua. Bali yung mga dyaryo yung deliver po namin, kinukuha po namin doon sa bagsakan, doon sa highway, doon po sa may tindahan. Sakay ng bisikleta, iniikot ni Joshua at ng kanyang lolo ang kanilang lugar. Dyaryo po! Sa loob ng halos 4 oras, tuloy-tuloy si Joshua sa pagpadyak para makarami ng benta. Maswerte nga raw siya na may ilang pa rin siyang suki. Dyaryo po! Kung noon daw kasi, ubos ang nilalako niyang dyaryo, ngayon, palagi raw may natitira. Minsan din po, nalulungkot, gawa nga po nang nawawala na po yung ibang customer. Minsan din po, natatakot na balang araw, baka mawala ko yan, mawalan din po ako ng kita. Gayunpaman, para kay Joshua, mahalaga raw na maipagpatuloy niya ang trabahong nakagisnan.